Ngayon, sa sub-trail rides ay magiging tahimik, payapa at matiwasay. O pwede rin namang hindi. Nung nakaraang dalawang buwan, pumunta ako sa Laguna upang subukan ng holy trail. Kung saan ito ay puno ng mga features tulad ng drop, berms, at jump, at walang katapusang jump. At ngayon, babalik tayo dito sa Laguna. Pero hindi sa holy trail, kundi sa kalapit nito na ginawa ng Devil's Mountain Crew, ang pinamagatang Baloc Trail. Ngayong araw, sinama lang uli ako ni Kuya Leo. Kung wala siya, hindi ko ma-experience itong Baloc Trail. Habang bumabiyahe, nag-alala ako na baka umulan. Kasi medyo madilim yung kalangitan. Pero sabi ni Kuya Leo, kung umulan man, eh ayos lang. Iba daw kasi ang lupa sa Baloc. Parang may halong buhangin yung lupa dito. At kung mabasa ito, ay hindi maputik at madulas. Last week nga pala, nasira yung kambyo ko sa likod. At ipinahiram muna sa akin itong box component ng Gear Up Garage. Hindi ako pamilyar dito. At sigurado ako, kayo din. Kasi ang alam ko, sa YouTube ng Burn Pick nyo lang din ito nakikita. Na isa sa mga pinakasikat na bike content creator. Galing Cavite, nakadating na kami sa Baloc Trail. At nakalimutan ko pala sabihin, meron palang munting fundraise na inihanda ang Devil's Mountain Crew. At dahil unang beses ko din dito sa Baloc Trail, susubukan ko muna yung mga features dito habang inaakit namin yung trail. Dito nga pala sa Baloc, walang motor o tao na mag-aakit sa yung bisikleta pataas. Medyo okay na din sa akin kasi mas makakatipid ako ngayon. Track rig muna! At ito na yung unang feature na susubukan ko. DJ drop ang tawag nila dito. Nag-nose landing ako dito. Ito yung nauuna bumaksak yung unahang gulong kapag nagla-landing. At hindi yun maganda. Baba na upang ko. Mama yung pet ko. Ito naman ang hip jump. At ang plano ko ay mag-landing dito sa unang puno. Yeah boy! Woo! Yeah boy! Halalay lang, halalay lang ha! Yes! Yes! Boy! Nasobraan ako sa tulin at lumagpas ako sa unang puno. Matarik kasi ang hubog ng jump at konting tulin lang ay itatapon ka nito pataas. Woo! Ang taas! Nakatakot! Pagdating sa tuktok ay nagsimula na ang katuwaan. Naisipan nilang bumaba ng sabay-sabay at magunahan pababa ng bundok. At nagbilang na nga ang marshal ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 9! Ay, wala pa! Ito ang unang beses na bababa ako sa Baloc. At buti na lang, nasa unahan ko si Kuya Edwin para maging guide. Ang kaso nga lang, masyado siyang matulid at medyo nawawala siya sa unahan ko. Siguro nagtataka kayo kung bakit nag-iisa lang yung gloves ko. Iniisip ko nga din kung saan ko iniwan yung gloves ko eh. Sabi na eh, doon ko naiiwan yun eh. Nakita ko na uli si Kuya Edwin. At sa pangalawang pagkakataon, susubukan kong sumabay sa kanya. Woo! Yeah, boy! Padating na dito ang feature na V-drop. At kasunod nito ang paleta drop. Kapag nakatuto ka sa isang rider, hindi ka na mahihirapan. Kasi gagayahin mo na lang yung sunod na daan.
Ang kaso nga lang, kapag sumemplang yung sinusundan mo, sigurado ako magagaya mo din yung semplang niya. Kaya naman iniingatan ko na hindi sumemplang. Meron kasing dalawang rider sa likod ko. Ito gagawin. Oh my God! Tapos na ang unang run at kumain muna kami saglit. At pagkatapos, muli kaming umakyat para sa final run. Hindi biro ang umakyat dito dahil sa mahaba at matarik ang ahon. Idagdag mo pa ang bisikleta na itutulak mo pataas. Kailangan magbaon ka ng madaming resistensya. Pero dahil malakas ako, hindi man lang ako napagod. Kung pagod na pagod ka na at hindi mo na kaya, pwede ka naman magpahinga muna at manood ng Zab Trail Rides. Pinutin ang like button at mag-subscribe. O pwede ka rin naman magpahinga muna sa bandang gitna ng trail dito sa Kubo at tingnan ang ganda ng mga bundok na nakapaligid sa'yo. Sa itaas, nakasama din natin ang ating mga kuya na bike content creator tulad din ng LG Turner, TQ Moto, Piov Tier at iba pa. Bisitahin nyo rin ang kanilang channel at tingnan ang kanilang Baloc Ride. Habang nag-aantay, may nakita rin tayo mga hardtail user tulad ng Phantom, Foxter at Heroic. Ilan lang sila sa mga nagpapatunay na kaya din ng mga ganitong frame ang mga ganitong trail. Dito, sa second run, isa-isa aming bibitawan sa pagitan ng isang minuto. Sa unang run kanina, nakakuha ako ng 3 minutes and 11 seconds. At ngayon, susubukan ko ayon ng pasan. 4, 3, 2, 1, go! Ako nga po pala si Zab. Gumawa po ako ng listahan ng mga trail na gusto kong puntahan. At ang Baloc Trail ang ika-apat sa mga ito. Kung nagustuhan niyo po itong trail ride ngayon, maaari niyong pindutin ang like button. At kung hindi naman po, ay pindutin niyo pa din. Boy. Oh shit, what the? Shit. Swim lang ako. May nakita akong bariya sa damuhan. Kaya naman, pinulot ko agad. Tingnan natin kung maabotan ko pa yung 3 minutes and 11 seconds. Kumbis sa ating daan. Daan-daan lang! Nice!
Safe lang. Yeah, boy! At hindi ako umabot. Mas mabagal ako ng 4 na segundo. Medyo natagal lang kasi tayo doon sa pagpulot ng bariya kanina. At pagkatapos ng second run, umuwi na agad kami ni Kuya Leo. At hindi na namin tiningnan yung official time at place namin. Kailangan na kasi namin agad umuwi dahil malayo pa din ang uuwian namin. Maganda dito sa Baloc Trail. Nakaka-challenge ang mga jump features. At masusubok dito ang kasanayan mo. Kung ikukumpara kong Holy at Baloc Trail, masasabi ko na mas madali sa Holy Trail. Dito kasi sa Baloc, mas mahirap ang features. Sa maikling salita, kung gusto mo magsaya, subukan mo ang Holy Trail. Kung gusto mo naman ng saya, na may halong ka ba, subukan mo ang Baloc Trail. Nakatakot! Kayo ba, saan ang mas trip nyo? Sa Baloc o sa Holy Trail? Isa ka ba sa mga nakasubok na dito? O isa ka sa mga gustong makasubok pa lang ito? Sabihin nyo naman po sa comments, gusto ko pong malaman. So, paano ba yan? Kita-kits lang po sa susunod. Paalam!